pala, sa bahagi po ng Commonwealth Avenue, nandiyan po ang ating kasamang si James Agustin. Malaman po natin kung paano pinapatupad itong standing passengers at talaga nasusunod po ba yung bilang ng mga pasahero na dapat ay papayagan tumayo sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Mula sa Commonwealth, mag-report po ang ating kasamang si James Agustin. James? Susan, good morning. Dito sa Commonwealth Avenue, may mga bus na nasusunod naman yung tinakdang bilang ng mga pasahero na maaaring tumayo, habang may ilan na hindi yan nasusunod at talaga namang siksikan yung mga pasahero. Para naman doon sa mga nakausap ko na ilang pasahero, bahagi na ng realidad yung tayuan bago pa inilabas yung kautosan ng LTFRB dahil sa sobrang hirap daw talaga ng paghihintay sa masasakyan. Tayuan ng mga pasahero sa bus na ito sa Commonwealth Avenue pasado alas 5:30 ng umaga. Kahit siksikan ang mga nakatayo, nagpapasok pa rin ang ibang pasahero. May ibang bus na may mga nakatayo ring pasahero pero iilan lang. Sa modern jeep na ito, may ilang pasahero rin na nakatayo. Pinapayagan naman ang tayuan pero mula 10 hanggang 15 lang na pasahero, depende sa klase ng bus. Habang 5 pasahero sa modern jeep, dapat din may pagitan ng mga pasahero nakatayo. Ang mga konduktor aminadong mahirap ito maipatupad, lalo na kung dagsa ang mga pasahero. Pero pinipilit naman daw nila na sundin ang kautosan ng LTFRB para iwas huli. Limitado lang, hindi ganun sumasobra. May bilang po yan, may binibilang yung pasahero. Binibilang mo po yan, 10 lang talaga yung standing me. Paano kapag halimbawa rush hour? Inaarang ko po sa pintuan. Kasi 10 lang po yung standing namin. Ang modern jeep na ito hindi muna pinapayagan na nakatayong pasahero dahil hinihintay pa raw ang abiso mula sa kanilang kumpanya. Sabi ng driver sa isang biyahe na may dagdag na 5 pasahero, dagdag na mahigit 150 pesos ang kita. Malaking tulong po, sir. Dahil kung manggagaling po ng Litex, is 31 pesos from here to Cubao. So malaking bagay po yon. Para naman sa mga pasahero, ayos lang ang tayuan. Konting sakripisyo kaysa hindi sila makapasok sa trabaho. Okay lang kasi, kung rush hour naman, mahirap kasi sumakay. Sa hirap ngayon sumakay Tsaka, minsan nalilate na rin kami, yung iba nagmamadali. Pero bago pa man daw ipatupad ito ng LTFRB, realidad na ang tayuan lalo't kulang daw ang masasakyan. Minsan madami din talagang tumatay. Pinipilit kasi nilang sumakay. Sa kulang talaga ng transportasyon ngayon, mahirap talaga Kaya napipilitan na lang yung iba magsakay ng kahit tayuan. Samantala, Susan, dito sa Litex area ng Commonwealth Avenue, hindi naman ganun karami mga pasahero ngayong pasado alas 7 ng umaga. Pero napapansin natin yan, yung mga dumadaan dito ng mga pampublikong sasakyan ay punuan na rin. At marami din naman na tayuan. Yun nga lang, may mga tauhan ng MMDA dito nagmamonitor kung talaga nasusunod ba yung bilang. At sabi nga sa atin talaga ng mga konduktor at driver, pahirapan talaga na masunod yan. Dahil lalo na kapag rush hour na nagtatakbuhan yung mga pasahero papasok doon sa mga bus o di kaya naman sa mga modern jeep. Yan muna ilitas mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ako po si James Agustin Bumpuso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.